Yun, hello sa inyo lahat mga boss. Meron lang tayong check up in dito, Toyota Vios na Superman. Na ang problema, tumataas na yung temperature niya. Then, disregard nyo na lang ito o wag nyo nang pansinin. Yung check engine, then yung ibang mga naka-ilaw dyan kasi dito sa check engine niya, mas airflow lang. So, meron na rin tayo ditong scanner. Check upin natin dito yung temperature tsaka kung gumagana yung kanyang fan. Bali sa labas, naglagay tayo ng tubig, then chinek natin yung kanyang water pump or ibang mga hoses. Kung may mga tagas, wala naman. Okay. So, punta tayo sa temperature ng ating engine. Then, kung meron ditong fan, check fan motor. Nakita din kita. Okay, naka-off siya. Tapos, 197.6 degree Fahrenheit. 92. So, dapat mga 95 to 98 iikot na yung kanyang fan. So, accelerator natin ng 3,000 RPM. Yan. Patay natin. Dapat kapag nag-command yung ating computer, dapat umikot din yung fan motor. Patay natin. Mataas daw kasi yung temperature. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung saan ba nakikita yung temperature nitong Toyota Vios na Superman, flag lang siya. May kulay blue dito, dito naman kulay pula. Kapag kulay blue, malamig yung makina, then mawawala lang yan pag uminit na ng bahagya. Then, pag overheat, lilitaw yung kulay pulang red flag dito. Okay? Bababa pa siya. Tapos, hindi rin tayo naka-aircon. Pero, nakasarado yung ating mga bintana. Meron kasing music doon. Baka makapiride tayo. Ayan, tayo natin. Pwede rin naman tayo hindi gumamit ng scanner. Hintayin lang natin paikutin yung fan ng computer. Pero, mas maganda na yung nakikita natin dito ng actual. Ayan, naka-on na. Umikot na? Okay, umikot naman doon. Dito mga boss, hinawakan ko yung hose. Tiningnan ko kung matigas, pero matigas ng konti. And tiningnan ko rin dito kung nagsa-circulate ng maayos yung tubig na inilagay ko. Kasi pagka hindi uminit sa baba o sa taas, maaring may problema siya sa thermostat, pero mukhang hindi naman. Dito tiningnan ko kung naghalo ba yung tubig at saka langis. Wala naman, kaya lang may konting usok. Tapos, ayan, inoobserbahan ko pa kung ano pa yung makikita ko dito kasi matigas-tigas ng konti yung hose niya. Mukhang meron siyang pressure sa cooling system. Okay, sa punto na ito mga boss, bubuksan ko na yung radiator cap para malaman natin kung meron ba siyang pressure sa cooling system. Kasi napansin ko, matigas-tigas ng konti yung kanyang radiator hose. Bali dito, titingnan natin yung circulation kung okay ba and kung meron siyang bubbles. So dito napapansin natin nagsi-circulate siya na feeling natin wala siyang thermostat pero meron. Then ang napansin ko dito is meron siyang maliliit na bula. Ayan, pagmasdan niya yung mga boss. Ayan, medyo lumakas na yung bula, no? Siguro nag-overheat to kapag malayo-layo na yung biyahe niya. So nagkakaroon siya ng pressure, then isusuka niya sa reserva kaya magbabawas tayo ng coolant. Okay, possible dito mga boss, cylinder head gasket. So, para ma-confirm natin, gagamitan natin to ng pan-test ng cylinder head. Okay? Okay, sa punto na to mga boss, gagamit tayo ng leak tester ng cylinder head. So, kailangan bawas na yung tubig niyan o kung anong nakalagay diyan, coolant ba yung nilalagay nyo. Kasi dito sa pag-testing, tubig lang talaga yung nilalagay natin. Ayan, kulay blue. Dapat kulay blue pa rin siya mga boss, hindi siya papalit ng kulay. Kulay dilaw or kulay yellow-green. Pag nagpalit ng kulay mga boss, yan, ibig sabihin yan, merong leak talaga sa cylinder head gasket natin. So, possible, bingkong yung cylinder head natin na kailangan resurface o sira na yung gasket. So, ayan o, kitang-kita natin na dumilaw na siya. Ibig sabihin, may problema na sa cylinder head gasket. So, gagawin natin dito, mas maganda, overhaul kasi may blow-by na. Pero
titingnan pa rin natin. Pero sinisigurado natin dito, talaga may problema siya sa cylinder head. So, yun lang mga boss. Ayun, napansin naman natin mga boss, no, yung nag-accelerator tayo ng konti. Meron ng bulang lumalabas, kaya duda ako sa cylinder head gasket niya. Then, kaya nilagyan ko siya ng tester, yung ating leak cylinder tester natin. Tapos, hindi siya nag-overheat ngayon. Pero pag tinakbo mo na to, siguro makalayo-layo ka lang ng konti, wala na, nag-overheat na yan. Kasi ang concern daw, pagka tumagal, nag-overheat. Okay? So, ang gagawin dito mga boss ay didesisyonan, kasi may konting blow-by na rin sa dipstick. Kung mas mainam na ipa-overhaul na lang natin lahat-lahat para isahan. Okay? Depende yan mga boss. So, pagkalimbawa nag-overhaul tayo ng mga ganyan, mas mainam na palitan yung radiator kapag medyo matanda na. Tapos, yung thermostat, papalitan. Yung mga hoses na mga wick, papalitan na rin yan mga boss. Tapos, syempre, lalagyan natin ng coolant yan. Then, ayun. Ayun yung mga papalitan. Babalik natin sa original o sa dati niyang takbo. Kasi, syempre, pag bago yung ating cylinder head gasket, ay kailangan na rin yung cooling system ay palitan. Okay? Yung mga fan motor, chinecheck na rin yan. Pero yung fan motor, mukhang malakas pa naman ang ugong. Okay? Yun ang gagawin natin mga boss dito. Hintayin na lang natin yung decision. And, ayun, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag troubleshoot or mag-check ng overheating engine. Okay? So, yun lang mga boss. Sana meron tayong konting natutunan sa video natin. Update ko na lang kayo kung ipapagawa to.